Ikatlong kasinungalingan pagdating sa network marketing ay yung do not reinvent the wheel. So, ibig sabihin nitong do not reinvent the wheel na ito ay huwag mo daw babaguhin yung sistema. Ngayon, bago tayo mag-proceed, kung yung sistema nyo ay ethical at effective, ibig sabihin ay gumagana yung sistema nyo at wala naman kayong nilolokong tao para lang kumita at makapagpasali, huwag mo talagang babaguhin. Kasi bakit mo babaguhin? Gusto mo lang pahirapan yung sarili mo para magmukha kang cool, ganon? Hindi yun ang ibig kong sabihin dito. Ang ibig kong sabihin dito sa do not reinvent the wheel, bakit siya nagiging kasinungalingan, ay kapag yung ginagawa nyo ay unethical at kahit pa effective yan. Kasi hindi ka ba binubulungan ng konsensya mo na mali yung ginagawa mo? Ginagawa mo! Kailangan mo pa bang makagraduate ng bachelor's degree para malaman kung tama o mali yung ginagawa mo? At kung sasabihin ng mga uplines na white lies lang yan, yung panluloko na yan, eh okay lang ba sa'yo kung gawin rin yan sa mga taong mahal mo sa buhay? Sa mga taong importante sa'yo, yung panluloko na ganun? So yun yung ibig kong sabihin. Kasi pwedeng effective nga, nag-work nga, kumikita nga, pero alam mo kung tama o mali yung ginagawa mo eh. So kapag ka ganun, kailangan mong baguhin talaga yung sistema. Hindi mo kailangan ipilit sa kanila dun sa mga uplines mo na baguhin yung sistema nila kasi malamang sa malamang komportable na yung mga uplines mo na yan, complacent na sila, and hindi nila babaguhin yung sistema na nakapagpayaman sa kanila kahit pa nanluloko sila ng mga tao. So palagi niyong tatandaan yung mga unethical uplines. Palagi niyong tatandaan pagdating sa mga unethical uplines na magaling sila sa reverse psychology. Yung mga mali kaya nilang gawing tama at yung mga tama kaya nilang gawing mali. So marami silang pwedeng i-explain sa'yo, marami silang pwedeng sabihin sa'yo na okay lang yung ginagawa nyo kahit alam mo, deep inside, ramdam ng konsensya mo na mali talaga yung ginagawa mo. Ako ang iyong konsensya. So kapag ka yung konsensya mo na yung nagsasalita, paniwalaan mo yan. Kasi ganyan din yung nararamdaman ko nung unethical networker pa ako. Pilit ina-explain ng mga upline ko na hindi, okay lang yung ginagawa natin kahit nagsisinungaling kami sa mga tao. Okay lang yun kasi blessing in disguise. Yung pa yung medyo masaklap doon, ginagamit pa madalas yung salita ng Diyos. Nakakapangilabot na paano nila nagagawa yun. Maganda kasi yung bigayan dito. Wala na silang konsensya. And katulad nga nung nasabi ko, kasi madalas itong mga unethical uplines na to, hindi na nila babaguhin talaga yung sistema na nakapagpayaman sa kanila. Yun yung nagbabayad sa sports car nila, yun yung nagbabayad sa kung ano-ano man mga ginagastos nila at luho nila sa sarili nila. So hindi na nila babaguhin yan. Kumbaga parang benenta na nila yung kaluluwa nila. Guilty! Parang ganun, nagsama pakinggan. Pero yun talaga eh, kung gumagawa ka ng mali para lang kumita. So yun yung ibig ko sabihin, kailangan mong baguhin yung sarili mong sistema, hindi kailangan baguhin yung sistema nila, hindi mo kailangan ipilit sa kanila na baguhin nila yung sistema nila kasi hindi nila ibabaguhin. Ang baguhin mo ay yung sayo na lang. Palagi mong tatandaan na the only permanent thing in this world is change. Narinig mo na ba yung kasabihan na yun? So lalo-lalo na pagdating sa mga strategies. Ngayon, merong mga training sa network marketing na hindi mo talaga pwedeng baguhin, like yung mindset, attitude, yung mga ganong klase, personality development, character development, yung mga ganong klase ng training, hindi mo talaga siya kailangan baguhin. At hindi mo dapat baguhin kasi nga, yan yung mga tinatawag ka na evergreen na training. Meaning, hindi talaga siya nalalaos. Kasi for example, kailangan mo munang maniwala bago mo ma-achieve yung success. Kailangan mo munang maniwala na magiging successful ka bago ka maging successful. Hindi magbabago yun kahit kailan. Pero kapag ang pinag-usapan na natin ay yung strategies, nalalaos yan. Kasi ano ba yung strategies na mga sinaunang networker? Text. Kasi wala pa namang social media nung panahon nila, or may mga nauna pa doon na wala pang text, tawag pa, landline. Meron pa payphone, may mga narinig pa ako na ganang kwento, payphone, na ang mahal-mahal na binabayad nila. Kung hindi sila gagamit ng payphone or landline, pupuntahan nila mismo sa bahay nila yung mga prospect nila. Kasi yun lang yung tanging paraan para magawa nila yung negosyo. Kasi wala pa naman sila nung mga tools and social media na meron tayo ngayon. So isipin mo yun, kung ganun pa rin yung tinuturo nila hanggang ngayon, tapos ganun pa rin daw yung gawin mo, magbabahay-bahay ka pa rin. What? Para sa akin, optional lang yun eh. Pwede mo siyang gawin, pwedeng hindi, pero hindi na siya dapat, no? Hindi na siya dapat pinipilit na gawin. So yun yung ibig kong sabihin. Since yung ibang mga unethical uplines, or karamihan sa mga unethical uplines, eh, yun na nga, kampante na sila sa ginagawa nila, kampante na sila sa buhay na meron sila, kasi nga, nauna na silang umaman, eh hindi na sila willing magbago. So kung ganun sila, wala tayong magagawa doon, ikaw na lang yung magbago. Kaya dapat ay every single day ka nag-i-improve, every single day ka nag-a-adjust pagdating sa mga strategies, every single day ka nag-i-invest sa sarili mo para mag-aral ng mga panibagong strategies na makakatulong sa'yo para makapag-move forward dyan sa negosyo mo. So kung unethical yung itinuturo sa'yo palagi ng mga uplines mo, even though gumagana siya, ito yung tanong ko sa'yo, yan ba talaga yung gusto mo na magpayaman sa'yo? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
gusto mo ba talagang yumaman sa ganyang klase ng pamamaraan? So, pag-isipan mo yun na mabuti. So, kung marami kang natutunan dito sa video na ito, i-click mo lang yung like and i-share mo ito sa iyong mga networker friends o yung mga downlines na alam mong matutulungan itong video na ginawa ko. Mag-subscribe ka rin dito sa channel and i-click mo yung notification bell para ikaw yung una na ma-notify sa tuwing mayroon akong bagong ina-upload dito sa channel na to. Kung may mga katanungan ka, pwede ka rin mag-comment sa ilalim ng video na ito. Ilagay mo lang yung tanong mo and lagyan mo lang siya ng hashtag itanong mo kay Serrano para malaman ko na gagawan ko siya ng video. So kung wala pang ibang nagtatanong nitong tanong mo, gagawan ko siya ng video. Meron rin pala akong ginawang ebook na siguradong makakatulong sa'yo para makakuha ka ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. So sa ebook na ito, tuturo ko sa iyo yung mga paraan para mabawasan yung rejections na natatanggap mo sa negosyo mo at bibigyan rin kita ng mga exact scripts na sasabihin mo sa prospect mo para maging interesado sila sa kung ano man yung inaalok mo, halos copy-paste na lang yung gagawin mo. So para malaman mo kung paano maa-access ang ebook na ito, puntahan mo lang yung website na makikita mo dito sa video na ito and then dun mo malalaman kung paano mo makukuha yung copy ng ebook. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time.